Inusisa ng mga senador ang ugnayan ni na Alice Go at Sual Mayor Liseldo Calugay dahil sa posible umanong sabwatan nila sa krimen. Kabilang sa mga inungkat ang resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Go na nakapangalan kay Calugay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Kabilang ang mga negosyong ito sa inusisa kay Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na ang tawag tila hango sa pangalan nila ni Alice Go. Bago nito ay itinanggi ng alkalde na may relasyon sila ni Go. May mga larawan silang magkasama na ipinakita sa Senado kanina. Kabilang ang sa Victory Caravan at kung saan suot ni Calugay ang campaign shirt ni Go at may couple shirts pa. Mayor, ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Sa kabila ng pagtanggi, inamin ni Calugay na minsan siyang nagbigay ng bulaklak kay Go. February 14 mo ba binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po, nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Marami po akong binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kwento ni Calugay, nagkakilala sila ni Go noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Go na nakapangalan kay Calugay. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin ay construction supply. Iklaro ko po tong resibo po, Your Honor. Nakanilagay po, kinero po sa akin ito dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice Go. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo, sinungaling ka pa rin. May impormasyon din umanong nakarating kay Hontiveros na sa isang property umano ni Calugay nagtago si Go bago umalis ng Pilipinas. Walang tugon dito si Calugay. Kaugnay naman ang pagpapanotaryo ni Go ng counter affidavit kahit wala sa Pilipinas noon, nauugnay ngayon ang sekretary niyang si Kath Salazar. Tinawagan umano siya ni Go para magpahanap ng notaryo at may ipinakuhang dokumento sa bahay niya sa Bamban, Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Ms. G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas noong araw na yon? Hindi po, Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero noong mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis bago noong mga araw na yon? Hindi po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Kadante, ang taong kumutak sa notaryo, personal umanong dinala ng isa pang sekretary ni Go ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang sekretary sa van. Isang kahawig umano ni Go ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Go Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Go kanina, pinirmahan niya na ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para pirmahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po.
Hindi rin umano alam ng mga abogado ni Go na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin umano sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Go. Nadiin tuloy ang notaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia, no? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Sinabi na naman ng komite ang dating business partner ni Go na si JP Samson matapos hindi tanggapin ang imbitasyon ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.